punong-puno niya ngayon mag-itlog. Saan, Carl? Kaliwa ko? Hi guys, magandang umaga at welcome to another episode ng ZNB Exotics. So mga guys, nitong mga nakaraang araw, nag-iisip ako kung ano ang pwedeng idagdag sa ating ZNB family. So naisipan ko na maganda rin pala ang mundo ng aquascaping o yung mga isda, mga aquatic plants, mga ayun, so mga aquariums. So guys, kung may masasuggest kayo para sa beginner na katulad ko, kung anong magandang isda, anong magandang mga halaman, at kung anong mga aquariums at accessories, i-comment nyo nga below para may idea na ako. Pero meron ako nakausap kanina na isang keeper ng aquascaping at mga isda. Meron siyang binibentang aquarium na second hand. So 3 layers to na 20 gallons each. So maganda. So good deal naman at malapit lang sa akin. So pupuntahan ko siya mamaya para kunin na ito. So saka naghahanap din pala tayo ng mga suppliers ng accessories para ayun, para sa ating store at para sa pag-use din natin. So tara guys. So mamaya lang pupuntahan na natin siya. So minahit akong carrots. So hindi ko alam kung kailan pa to. So bigyan natin kay Pong. Hi Pong. So yun, so pupuntahan na natin siya. Medyo malapit lang kasi rin, malapit lang siya dito. Tapos bago tayo umalis, yung isang red ear slider natin ay naghuhukay na. So mangingitlog siya mamaya. So ang gagawin ko, aantayin ko muna siya mangitlog bago tayo umalis. So samahan niyo ako guys sa pagkuha ng mga supplies, sa mga bagong makakasama sa ZNB family, saka sa mga bago nating mga bago nating aaraling field sa hobby. Actually guys, sobrang punong-puno niya ngayon mag-itlog. Umaapaw na yun. So guys, hindi ko na siya pinatapos tabunan kasi nung last time, kung naalala nyo, nabasagan tayo sa paghuhukay. So ngayon, kailangan mag-ingat talaga tayo. So yun guys, tapos na, nakuha na natin lahat. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eggs. So ayun si Mama Turtle. So hindi natin hinayaan tabunan niya para madali kong makuha at hindi tayo nabasagan ngayon. Guys, nakuha na natin at nalinis na natin yung mga itlog. So ilalagay ko na sa incubator. Kahit kailan talaga, sobrang bilis mangitlog ng mga red ear slider natin at hindi ko matsyempohan. So ayun, ilagay na natin sa incubator. Medyo puno na nga lang. Meron daw malapit na supplier din dito sa street ko mismo, dito malapit sa bahay. So hindi ko alam, parang hindi ako taga dito, no? So pupuntahan ko ngayon at titingnan natin yung supplier na yun. So tara guys. Saan ba, Carl? Saan, Carl? Kaliwa ako? Ah, ito na, ito na, ito na. Sige, sige. So, yun guys, nakabalik na tayo. So, nakita ko na yung supplier dito. Napakarami nilang mga accessories, mga air pumps, mga aerators, mga pagkain, at kung ano-ano pa. Kaya lang, hindi sila makapagbigay ng presyo sa akin kasi wala daw rito yung boss pa nila. So, papalik na lang ako, binigay yung number at yung Facebook na kailangan kong kontakin. So, salamat kay Carl. Tinuro niya kung saan kasi medyo naligaw ako kanina. So, puntahan na natin yung aquarium guys. Sakto yung oras ngayon. Pwede ko na daw kunin.
So guys, malapit na tayo. So every time na dumadaan kasi ako rito, na-amaze ako sa structure na to. So nakakita na ba kayo ng barko sa lupa? So guys, napakaganda. Ang kulit tignan eh, no? Talagang barkong-barko siya. Thank you nga pala kay Sir Clint Pascual sa napakagandang 3-layer 20-gallon aquarium at napaka-smooth na transaction. Sabi niya, pag nagawa niya na yung Monster Fish Aquarium niya, iimbitahan niya tayo para makita ito. Kakauwi ko lang, nakuha na natin yung mga aquarium. So guys, ito yung butas kanina na ginawa ng Red Ear Slider natin. So dito siya ng itlog. So pagkapasok ko ng gate kanina, nakita ko si Crane. So guys, tingnan niyo si Crane. So ayun, naghuhukay si Crane, nakakatuwa. So baka mangitlog siya mamaya, so abangan na natin. So after 3 or 4 weeks, nangitlog siya ulit. So guys, kung hindi niyo pa napapanood yung episode na yon, kung saan siya nangitlog, ilalagay ko dito. So yun guys, abangan ko lang siya. So guys, may napansin ako sa butas. Meron kasing ugat na nakaharang. So subukan natin tanggalin yung ugat na hindi siya naiistorbo. Kailangan natin dandahanin para hindi siya magulo. Tapos, tsempohan natin yung pag-angat ng paa niya para hindi natin siya matamaan. So, pinipilit niya kasing tanggalin yung ugat eh. So, yung nagupit na natin, tatanggalin na lang natin. So guys, 3 hours na tayo nag-aantay dito. So, kumuha na ako ng tubig at upuan. Medyo matagal na talaga. At andito rin si Pong. So, nakatambay din siya. Ay, tumitingin pa, oh. Akala ko, mag-relax lang kami ni Pong dito. Hindi pala. Laging may commercial si Pong. Habang nangingitlog si Crane, pupunta daw yung kaibigan ko pati yung inaanak ko. So ayun, may bisita tayo rito sa CNB. So pag buksan natin sila ng pinto, baka nandyan na sila. Ay, tito, no? Hi, Ma. Hello, Nard. Hello. So yun guys, nakita nyo, tinabunan na ni Crane yung kanyang butas na ginawa. So once again, pinaasa tayo ni Crane. So, pero sabi ng mga kaibigan natin sa Tortoise Group na normal naman yon at baka ituloy niya bukas. So, bukas pa siya mag-lay ng itlog. So, guys, balik tayo bukas. Sakto, mga 4 o'clock na eh. So, 4 na oras tayo nag-antay.